Hello mga boss, ang gagawin naman natin ngayon ay isang equalizer na ang brand, kung titignan nyo, ayan, mass. So, ordinary lang na equalizer to. Bale, ang problema nito, base sa customer, ayaw daw mag-on. So, yun bale ang problema nitong equalizer. Ngayon, bago natin buksan to, so itatry na muna natin para kahit papano makita nyo ang problema. So, ayan mga boss, saksak ko lang. Ngayon, kung titignan natin, meron tong power button. Ayan. So, power on. Ayan. So, kahit anong power on natin, mga boss. Ayan. So, yan bali ang problema nitong unit. So, yan yung ayusin natin ngayon. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag yung sanang kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, manotify kayo. So ayan, kung titignan nyo, bale nabuksan ko na tong unit. Bale ang problema nito, nakita nyo mga boss, no power. So pag ganyan, unang chine-check yung mga basic like power cord, switch. Pero at this time, hindi na tayo mag-check dito sa kanyang power cord. Bale, ito yung kanyang power cord na yan. So hindi na natin chine-check yan. So dito na tayo mag-check dito sa kanyang secondary nitong kanyang transformer. Ayan, yung socket na yan. Kung titignan natin, meron tong kulay na black wire, dalawang blue at dalawang dilaw. So dyan sa wire na yan, once na meron tayo nasukan na supply, ibig sabihin, okay itong kanyang power cord transformer. So once na meron tayo nasukan na supply dyan sa socket wire na yan. So ngayon, yun ang gagawin natin ngayon. Tingnan natin kung meron pa tayong masukan na supply dito sa secondary nitong kanyang transformer. So ang set ng ating tester ngayon ay AC volts, ayan. So, dapat nakaset yung ating tester sa AC. So, tignan natin kung meron ba tayong masukan na supply dito sa secondary nitong kanyang transformer. So, ulitin ko, once na meron tayong masukan na supply dyan, ibig sabihin, huwag itong power cord or yung mismong transformer. So, saksak ko lang. Ngayon, bale, nakasaksak na tong power cord. So, pansinin nyo tong ating tester. So, tignan natin kung meron tayong masukan na supply. Pansinin nyo. So, black and yellow muna tayo mga boss. Ayan, 13.25 volts. Dito sa unang kulay yellow. Ngayon, ito naman pangalawang yellow at black. Ayan, 7.33 volts. Ayan. Nasa 7 volts. Ngayon, ito naman kulay blue at black. 12.6, 12.7. Ngayon, ito naman isang kulay blue, 12.6. Ayan. So, nakita natin itong kulay dilaw at black. So, nasukat natin dyan ay nasa 13 volts. So, tignan natin. Ayan, ulitin ko. Ayan, 13.40. Ngayon, ito naman pangalawa na kulay dilaw. Kung titignan natin, bale, nasukat natin ay, ayan mga boss, yung pangalawa, nasa 7.45 volts. Ngayon, yung kulay blue naman, 12.7, ayan. Ngayon, itong pangalawa, ganun din, 12.7. So, nakita natin mga boss, itong dalawang kulay blue na yan, bale, center tap. Ayan, magkapareho lang yung voltage. Ayan, 12.7. Ganun din, yung pangalawa. So, center tap tong kulay blue mga boss, ito naman kulay dilaw, magkaiba yung supply. Yung isa nasa 13.3, yung isa naman ay 7 volts lang. Ayan. So, dahil naman meron tayong nasukan na supply dito sa secondary nitong transformer, ibig sabihin mo, boss, okay itong power cord, okay rin itong kanyang transformer. So, possible mo, boss, ang may problema dito nasa board. So, posible baka meron shorted na pyesa to or open, kaya hindi nagpa-power on tong unit. So, check natin mga boss. Tanggalin ko na muna tong main board. So, yan yung unang chichak natin. Baka nandyan yung problema. So, tanggalin ko lang. So, ayan. Kung titignan nyo, okay naman yung mga solder. Ayan. Tapos, wala rin naman tayo nakikitang putok na parts or sunog. So, okay naman itong mga parts kung titignan natin.
Wait lang mo, boss. Para itong kapasitor na to. Ayan, gumagalaw. So, titignan naman natin yung solder. Hindi naman... So, wait lang. Ayun. So, titignan nyo mo, boss. Hindi na nakasolder yung kapasitor. Yung isang kapasitor, kung papansinin nyo, ayan, natanggal. Kung titignan naman natin to solder nitong kapasitor, original pa mo, boss. Wala pang nagsolder. Pero, ayan, natanggal yung isang kapasitor nung ginalaw ko. So, gagawin ko, bale, babalik ko na muna to. So, i-resolder ko na muna tong kapasitor. Tapos, try natin i-on tong unit. So, baka yan lang yung nagiging problema kung bakit tayo mag-on itong unit. So, possible yon. So, try ko na munang ilagay itong mga boss. Tapos, after ko may ilagay, try natin i-on itong unit. Tignan natin kung mag-on. So, ilagay ko lang muna. Kung titignan nyo, ayan, bali, tapos ko na may ibalik yung kapasitor. So, hindi ko na pinalitan yung kapasitor kasi okay pa naman yan. Hindi naman bloated or crowded. Kaya, okay lang kahit na ibalik natin yan. Ngayon mga boss, i-fix ko lang para matry natin. So, tignan natin, baka yan lang yung naging problema kung bakit ayaw mag-on itong unit. Ngayon mga boss, naibalik ko na yung board. So, ngayon, tatry na natin. So, sana mag-on na lang para hindi na tayo mag-troubleshoot pa ng tagal dito mga boss. Ayan. Ngayon, power on. Try natin. You know. So, napansin nyo mga boss, nag-on. So, swerte. Ayan. So, yun talaga yung naging problema. Yung kapasitor na nakita natin na natanggal, na umaalog. So, swerte tayo ngayon mga boss. Hindi na tayo... napalaban pa dito sa unit na to. Ayan. So, yun lang yung ginawa natin. Nag-on na tong unit. So, yung mga ibang buttons naman, ayan. Nagpa-function din. Kung titignan nyo, okay pa naman. Ngayon mga boss, tatry natin to. Lagyan ko ng amplifier para ma-testing natin kung wala na bang ibang problema itong unit na to. So, set up ko lang mga boss. Kung titignan nyo, ayan, bali, tapos ko lang may set tong EQ. So, na-connect na yan dito sa amplifier. Bali, yan yung gamit natin na pang-test. Ngayon, gagamitin naman natin na signal dito itong cellphone na yan. Ayan, bali, na-connect na rin yan. Ayan, pumunta yan dito sa input. So, isang channel na muna yung gagamitin natin dito. Itatry itong kanyang left channel. So, yung kulay white na jack na yan na nakasaksak dito sa input. Galing yan dito sa cellphone. Ayan, kung titignan nyo. Bale, left channel yan. Ngayon, ito namang kulay red na jack na saksak yan dito sa output nitong EQ. Pumunta naman yan dito sa amplifier. Ayan, kung susundan natin, galing yan dito sa amplifier. So, tanggalin ko na muna itong kulay white. Isang channel lang muna kasi yung titest natin dito, itong kanyang left channel. Ayan mga boss, try natin. Hanap lang akong music. So, ito na lang. Ayan. Soundcheck! Yan mga boss, so okay naman tong kanyang left channel, meron naman audio. Ngayon, try naman natin itong right channel. Ayan, lipat lang natin yung mga jack. So, dali lang natin sa right channel. Saksak lang natin sa right channel, ayan. Ngayon, try naman natin tong kanyang right channel. Tignan natin kung meron din bang audio or sounds.
So, binaba ko na muna itong mga slider mo, boss, para matry natin mamaya i-adjust yan kung nagre-response. Ngayon, try natin volume. Yan mga boss, so nakita natin left and right, tumutunog naman tong EQ. So, masasabi natin okay tong kanyang left and right. Tapos tong kanyang mga slider, nakita rin natin nagpa-function naman or nagre-response. So, okay pa naman. Bale, yung capacitor lang talaga naging problema dito mga boss. Nakita nyo, yung capacitor na umalog hanggang sa natanggal na natin. Ayun, ginawa lang natin, binalik lang natin hanggang sa nag-on na tong unit. So, buti na lang, ganun lang ang problema nitong unit kasi itong mga EQ na ganito, medyo pahirapan din yung pag-repair. So, swerte ako mga boss, yun lang naging problema. So, dahil okay na ito, hanggang dito na lang itong ating video. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, manotify kayo. Hanggang sa muli mga boss, maraming salamat.